I am Pinoy Rob. I am Pinoy Rob. I am Pinoy Rob. Hey. I am Pinoy Rob. For the headlines, weather forecast. Nagdadala ng hangin at ulan ang easterly sa Silangang Luzon at Visayas. In local news, mga pulis na may kamag-anak na tatakbo sa Halalan 2025 inilipat. Produksyon ng luwad sa Cagayan de Oro nais mapreserba. Murang karne mabibili sa mini park ng City Hall sa Cagayan de Oro. Oka at Clarex tungkol sa 20M storage facility ng DA walang linaw. For the national, inasa alang-alang ng DOJ ang saksi na nag-ugnay kay Goho sa godfather ng Pogos sa witness protection. International, pinakiusapan ang Pope na bawiin ang bawal sa gender-affirming care sa pagtitipon ng LGBT. Entertainment, ang kwento sa likod ng sorpresang pagdalo ni Maki sa konsyerto ng Lani. Sports, inaugural Reyes Cup Team Asia ni Magician versus Team Europe ni Carl Boyce sa bilyar. International feature, sinusuri ng NASA, posible bang may buhay sa buwan ng Jupiter? National feature, ipinaglaban ng gobyernong PH na mga biktima ng mga Pinay surrogates sa Cambodia. Trivia, may expiration ba ang tubig? If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on. Thank you for being part of our community. Good morning, Philippines. Magandang umaga, Luzon at maayong adlaw, Visayas ug Mindanao. Ngayon ay Huwebes, Oktobre 17, 2024. Ako ang inyong tagapagbalita, Tina Gomez Gallego. Local news, mga pulis na may kamag-anak na tatakbo sa Halalan 2025 inilipat. Cagayan de Oro City. Sinimulan na ng Police Regional Office 10 Pro 10 ang paglipat ng ilang mga pulis na nakatakdang ilipat ng area of assignment kaugnay ng darating na Halalan sa 2025. Ayon kay Pro 10 spokesperson Major Juana Navarro, kabilang sa unang bus na naapektuhan ay 3 commission officers o CO at 113 police non-commission officers PNCOs dahil sa pagtakbo ng kanilang mga kamag-anak sa darating na eleksyon. Ibininyag ni Navarro na ang pangunahing layunin ng pansamantalang paglipat ay upang hindi magamit ng PNP sa pag-impluensya ng mga butante pabor sa mga kamag-anak ng kanilang mga kasamahan.
Dagdag pa niya, bago pa man ilipat ang 160 na mga personnel sa iba't ibang unit, may nauna ng 11 police officers na nagsilbing commander sa iba't ibang istasyon ng rehiyon ang naalis sa kanilang pwesto dahil sa halos 2 taong pagkakasama sa nasabing patakaran ng PNP. Produksyon ng luwad sa Cagayan de Oro nais mapreserba. Cagayan de Oro City, nakakuha ng suporta mula sa nakararami ang mungkahing ordanisa ni Konsehal Girlie Balaba ng 2nd District na mapapreserba ang produksyon ng mga produktong gawa ng luwad sa Barangay Bulwa ng lungsod na ito. Ito ay matapos maghain ng isang special report si Balaba sa regular na session ng City Council na pinangunahan ni pangalawang alkalde Jocelyn Bebot Rodriguez na binibigyang diin ang pangangailangang protektahan ang paggawa ng mga produktong luwad na tanging sa naturang barangay lamang matatagpuan. Sinabi rin ni Balaba na bukod sa preservation, layunin ng ordinansa na mapalakas ang turismo sa lungsod sa pamamagitan ng promosyon ng mga produkto gawa sa luwad. Murang karne, mabibili sa mini park ng City Hall sa Cagayan de Oro. Cagayan de Oro City, mabibili ng publiko ang mga karne sa abot-kayang halaga sa mini park ng City Hall. Bilang bahagi ng ika-11 Meat Consciousness Week na pinangungunahan ni City Veterinary Office, ayon kay Acting City Veterinarian Dr. Helen Ann Tacandong, ang pangunahing layunin ng aktibidad ay itaas ang kamalayan ng produkto tungkol sa kaligtasan ng karne. Na lubos na sinusuportahan ni Mayor Rolando Clarix Uy, ang tema ngayong taon ay kaligtasan at kalidad ng karne tungo sa masaganang bagong Pilipinas. Bukod sa pagbibinta ng murang karne, ang aktibidad ay nagpupromote din ng mga lokal na produkto at sumusuporta sa mga magsasaka. Binigyang diin ni Dr. Tacandong ang kahalagahan ng pagbibigay edukasyon sa tamang paghawak ng karne upang maiwasan ang mga sakit na nakukuha sa pagkain. May mga demonstrasyon at aktibidad din upang turuan ang mga mamimili sa tamang pagpili at paghanda ng karne. Ipinapakita ng mga lokal na producer ang kanilang mga processed products na humikayat sa publiko na suportahan ang lokal na agrikultura habang sinisiguro ang kaligtasan ng karne. Oka at Clarex, tungkol sa 20M storage facility ng DA, walang linaw. Cagayan de Oro City, nilarawan ng dating City Mayor Oscar Moreno na walang direksyon si City Mayor Orlando Clarix Uy kaugnay ng 20 milyong cold storage facility na itinatayo sa loob ng City Engineering Compound sa Barangay Causwagan. Ito ay matapos sisihin ni Uy si Moreno sa pagkaantala ng proyekto na nakalaan para sa mga produktong agrikultura na mga magsasaka sa Northern Mindanao. Nilinaw ni Moreno na ang kontribusyon lamang ng lungsod ay ang lupa at mga pondo para sa pagtatayo ng gusali, partikular ang monolithic dome cold storage facility ay mula sa Department of Agriculture o DA noong 2022. Dagdag pa niya, matapos na sana ang proyekto kung ginamit ni Clarix ang kanyang inisiyatiba para makipag-ugnayan sa DA upang matapos ang pasilidad. Binigyang diin din ni Moreno na ang cold storage facility ay isang mahalagang produkto para tulungan ang mga lokal na magsasaka sa pagtatabi ng kanilang mga nabubulok na produkto tulad ng prutas at gulay. Ang pagkantala sa proyekto ay maaaring magdulot ng malaking lugi sa mga magsasaka, lalo na sa panahon ng anihan kung saan labis ang supply kaysa demand. Weather forecast. Easterlies bring winds and showers to eastern Luzon and Visayas. The term easterlies refers to the trade winds blowing from the east, often associated with relatively stable and warm weather.
However, when these winds interact with the terrain of the Philippines, particularly in the eastern sections of Luzon and Visayas, they can bring moisture from the Pacific Ocean. This moisture often leads to increased cloud cover, light to moderate rainfall, and sometimes isolated thunderstorms in these regions. The effect of easterlies is more pronounced during the dry season, but can still influence weather patterns at other times. Typically, provinces such as Quezon, Bicol Region, Eastern Samar, and Leyte are among the most affected by the easterlies, experiencing intermittent rains that may disrupt daily activities or cause localized flooding in low-lying areas. Though not as severe as monsoons or tropical storms, the easterlies contribute to the Philippines' overall wet weather during certain periods, providing much-needed rainfall for agriculture, but also posing a risk for outdoor plants and travel in affected regions. I am Pinoy Rob. I am Pinoy Rob. I am Pinoy Rob. I am Pinoy Rob. For the national news, isinasalang-alang ng DOJ ang saksi na nag-uugnay kay Goos sa godfather ng Pogo sa witness protection, Manila. Inanunsyo ng Department of Justice o DOJ na ang isang saksi na nag-uugnay sa tinanggal na alkalde ng Bambantarlac na si Alice Goo sa boss of bosses ng illegal na Philippine Offshore Gaming Operator o Pogo ay maaring maisama sa Witness Protection Program WPP. Ang anunsyo ay kasabay na patuloy na investigasyon sa alleged na partisipasyon ni Goos sa mga illegal na aktibidad sa Pogo sector na may mga ugnayan sa organized crime at korupsyon. Nagbigay ang saksi ng mahalagang impormasyon ukol sa koneksyon ni Goos sa mga influential na tao sa Pogo na nagpapakita na ang kanyang pagtanggal ay bahagi ng mas malawak na investigasyon. Binigyang diin ng DOJ ang pangangailangan na protektahan ang pagkakailanlan ng saksi dahil sa panganib na dulot ng kanilang pakikipagtulungan. Ang pagsali sa WPP ay titiyak sa kaligtasan ng saksi habang nagtistigo laban sa mga makapangyarihang individual. Ang Pogo industry ay kinikwestiyon dahil sa koneksyon nito sa mga illegal na aktibidad tulad ng money laundering at human trafficking. At ang gobyerno ay naglalayong i-regulate ang sektor upang maibalik ang tiwala sa publiko. Inasahan ang karagdagang investigasyon habang patuloy na nangangalap ng ebidensya laban kay Goo at sa iba pang sangkot na iskandalo ng Pogo. Para sa international news, pinakiusapan ng Papa na bawiin ang bawal sa gender-affirming care sa pagtitipon ng LGBT. Inaharap ni Pope Francis ang mga panawagan na bawiin ang pagbabawal ng simbahang Katoliko sa gender-affirming care para sa mga transgender individual sa isang pulong kasama ang mga aktivistang LGBTQ noong October 12 sa Vatican. Ang 80 minutong pribadong talakayan ay kinabibilangan ng isang madre, isang kasapi ng transgender community at isang doktor mula sa US na nasangkot sa gender-affirming care. Ibinabahagi ni Michael Sennett, isang transgender na lalaki mula sa Boston, ang kanya mga positibong karanasan sa hormone therapy at mga operasyon na binibigyang diin at pangangailangan ng pagtanggap sa loob ng simbahan. Hinimok ng mga aktivista ang Papa na muling
pag-isipan ang posisyon ng simbahan na nagsasabing ang pagbabawal ay kasama sa emosyonal na nakapakanan ng mga miyembro ng LGBTQ at salungat sa misyon ng simbahan na magbigay ng pagmamahal at suporta. Bagamat napakita si Pope Francis na pagiging bukas sa mga isyu ng LGBTQ, ang pulong na ito ay mahalaga para sa mga aktivistang nagtutulak sa mga pagbabago sa patakaran. Ang talakayan ay sumasalamin sa isang pagbabago sa kultura patungo sa pagkilala sa mga karapatan ng LGBTQ. Sa kabila ng patuloy na pagtuto sa ilang bahagi, nagtapos ang pulong sa mga panawagan para sa patuloy na talakayan upang mapabuti ang pag-unawa at suporta para sa mga transgender na individual sa simbahan. At para sa entertainment, ang kwento sa likod ng sorpresang pagdalo ni Maki sa konsyerto ng Lani. Ang OPM hitmaker at singer ng dilaw na si Maki ay nagpasabog ng suporta sa mga tagahanga sa kanyang espesyal na paglitaw sa sold-out concert ng Lani sa Philippine Arena noong nakaraang Sabado. Nagsimula ang sigawan ng audience nang sumama si Maki sa frontman ng Lani na si Paul Klein para sa gampanan ang kantang Out of My League na nagdagdag ng natatanging lokal na kulay sa international na palabas. Sa isang eksklusibong panayam sa ABS-CBN News, ipinahayag ni Maki ang kanyang pagkabiglas investigasyon dahil sa orihinal na plano na maging opening act lamang. Gayunpaman, siya ay kalaunan ay inanyayahang mag-perform sa entablado kasama ang Lani, isang banda na matagal na niyang hinahangaan. Ang nakakagulat na kolaborasyon ni Maki ay nag-highlight ng lumalagong koneksyon sa pagitan ng mga lokal at international na artist at nakatanggap ng positibong reaksyon mula sa mga tagahanga na ipinagdiwang ang pagsasama ng OPM at musika ng Lani. Ang kaganapan ay napakita ng masiglang eksena sa musika sa Pilipinas na binibigyang diin ang talento ng mga artistang Pilipino sa pandaigdigang entablado. Sports. Inaugural Reyes Cup, Team Asia, The Magician versus Team Europe ni Carl Boyce sa Bilyar, Manila. Masisilayan na ng mga tagahanga ng Bilyars ang isang special na pagkakataon habang haharapin ni Efren Bata Reyes at ang Team Asia ng Team Europe sa unang pagkakataon sa inaugural na Reyes Cup na nakatakdang ganapin mula Oktobre 15 hanggang 18 sa Ninoy Aquino Stadium sa Manila. Makakasama ni Reyes ang Filipino star na si Johan Choa na kamakailan ay nagwagi sa Hanoi Cup at si Copin Ye mula Taiwan na umabot din sa finals ng torneo. Pinangungunahan ni Carl Boyce, isang kilalang star sa billiards mula sa Inglaterra, ang Team Europe na may mga pangungunang manlalaro tulad ni na Mark Gray at European champion na si Jason Shaw. Ang Reyes Cup ay nagdiriwang ng mayamang panama ng sports sa Pilipinas habang nagtataguyod ng pandaigdigang pagkakaibigan. Kasama sa mga kapanapanabik na laban ang 9 ball at 10 ball na mga format, ang torneo ay naglalayong magbigay inspirasyon sa susunod na henerasyon ng mga manlalaro ng billiards. Hinihimok ang mga tagahanga na dumalo sa makasaysayang kaganapang ito na inaasahang magiging tampok sa kalendaryo ng billiards. International feature. Sinusuri ng NASA posible bang may buhay sa buwan ng Jupiter? Cape Canaveral, Estados Unidos,
nakatakdang ilunsad ang NASA ang isang makapangyarihang probe sa Lones para sa 5 taon at kalahating paglalakbay patungong Europa, isa sa mga buwan ni Jupiter. Sa ilalim ng misyon ng Europa Clipper, layunin ng misyon na mangalap ng datos tungkol sa Europa na pinaniniwalaang may nakakatagong karagatan sa likidong tubig sa ilalim ng yelo nito na nag-aangat ng pag-asa na maaring suportahan nito ang buhay. Gagamitin ng probe ang mga advanced na instrumento upang suriin ang yelo ng buwan, komposisyon ng ibabaw at mga posibleng ploma ng singaw ng tubig. Ang pangunahing layunin ay ang pagmamapa ng ibabaw at ilalim ng Europa, pag-aaral ng geolohiya at pagsusuri ng kakayahang suportahan ang buhay. May mga paghahambing na ginagawa sa pagitan ng Europa at Enceladus na isang buwan ng Saturn na kilala sa mga hydrothermal na aktibidad na may maaring magtaguyod ng microbial na buhay. Ang mga natuklasan mula sa Europa Clipper ay maaring magbibigay linaw sa mga malamig na mundo at inform ng mga susunod na eksplorasyon. Ang misyon na ito ay isang makabuluhang hakbang sa pagsisikap ng NASA na tuklasin ang mga celestial na katawan at sagutin ang mga tanong tungkol sa potensyal na buhay sa labas ng Earth. Tumaas ang pananabik sa mga siyentipiko at tagahanga ng kalawakan na sabik matuklasan ang mga lihim ng Europa. At para sa national feature, ipinaglaban ng gobyernong PH na mga biktima ang Pinay surrogate sa Cambodia, Manila. Ipinilit ng gobyerno ng Pilipinas na ang mga Pilipinang kasangkot sa isang surrogacy scheme sa Cambodia ay mga biktima ng trafficking. Sa kabila ng posibilidad na humahanap o maharap ng mga kasong kriminal sa ilalim ng batas ng Cambodia, itinampok ng Department of Foreign Affairs o DFA na ang mga kababaihang ito ay nalinlang at na-exploit ng mga individual na gumamit ng kanilang pangangailangang pinansyal. Ang mga ulat ng kanilang pagkakaaresto ay nagudyok sa isang crackdown sa illegal na surrogacy sa rehiyon na nagresulta sa pakikipag-ugnayan ng mga otoridad ng Pilipinas sa Cambodia upang matiyak ang kaligtasan at legal na tulong para sa mga naaresto. Umihiling ang gobyerno ng masusing investigasyon sa mga sindikato ng trafficking na naglalayong makamit ang katarungan para sa mga apektadong kababaihan at pananagutan para sa mga responsable. Nananawagan ang mga tagapagtanggol ng karapatang pantao sa gobyerno na bigyang prioridad ang proteksyon at rehabilitasyon ng mga surrogates na nagpapakita ng kanilang pangako na labanan ang trafficking ng tao. Habang umuusad ang sitwasyon, masusing minomonitor ng gobyerno ng Pilipinas ang mga legal na proseso sa Cambodia na nagtatanong para sa mga karapatan at kapakanan ng mga Pilipinang surrogates na nahulog sa nakababahalang scheme na ito. At para sa trivia, may expiration ba ang tubig? Bagaman ang tubig ay hindi na i-expire, may mga alalahanin sa pag-iimbak nito sa plastic at bote. Maaring mag-leach ang mga bote ng mga nakakapinsalang chemical tulad ng bisphenol A o BPA na maaring makasira sa hormonal balance at maiugnay sa mga cancer. Ang microplastics ay maaari ring pumasok sa tubig habang bumabagsak ang plastic na nagdulot ng panganib sa kalusugan. Mahalaga rin ang paglilinis ng mga bote dahil ang hindi wastong paggamit ay maaaring magdulot ng paglaki ng bakterya.
Ang mga hindi kanais nais na amoy at lasa ay maaring mapansin habang bumabagsak ang plastic, lalo na sa kung nakaimbak sa mataas na temperatura. Upang matiyak ang ligtas na pag-imbak, pumili ng di kalidad na lalagyan na gawa sa salamin, stainless steel o BPA-free na plastic. Iimbak ang tubig sa malamig at madilim na lugar at regular na suriin ang lasa at amoy na ito. Sa ganitong paraan, mapapangalagaan ang kalidad at kaligtasan ng tubig. At iyon ang nakuha naming impormasyon mula dito at sa loob ng bansa. Patuloy po tayo makinig at manood ng balita sa Pinoy Rub News Channel on YouTube. Maraming salamat at hanggang sa muli. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on. Thank you for being part of our community.